pa ako. Sa pagkakataon ito ay nandito ako sa isang appliance store dito sa aming lugar. Yung ref kasi namin na almost 23 years na ay expired na. Nag-retire na talaga. Ayaw nang gumana. Kaya ito, mapipilitan kaming kumuha. Actually, galing na kami dito ng asawa ko kahapon. So, mabalikan ko na lang ngayon yung napagkasunduan namin din din na ref. Dito tayo. Dahil December, may sale daw sila. So, tingnan natin kung ano yung mga sale. Ayan. Pero syempre, ref ang sadya ko. Hapon, galing na nga kami dito ng asawa ko at ito yung napagkasunduan naming kunin na ref. Actually, gusto ng mga anak ko mas maliit para mas space saving, kumbaga sa bahay namin dahil maliit nga. Pero mukhang maganda features nito eh. So, ito ay... Kuya, bali anong ano nito? Regular... Ayan. Okay lang bang kuhaan kita? So, ito. Kasama ko si... Jasper Vlog. Jasper. At may vlog din siya. Jasper Vlog. Nagkataon, nalaman ko nung ano, nung pumunta kami dito kahapon. So, bali parang collab na to. So, siyang mag-explain kung ano yung features ng ref na to. Ayan. So, open natin. Dual ano siya, dual freezer po siya. So, pwede natin i-on dito. Yan, pwedeng cold. At coldest. At coldest nga po. Kasi smart cooling na po siya. Ano ibig sabihin ng smart cooling? So, smart cooling, hindi po siya gaya ng ibang smart inverter na no frost. Ito po kasi, kahit mag-blackout, meron siyang smart cooling na matitiras ng lamig. Malamig pa rin. Yes, malamig pa rin. Mamimaintain niya pa rin yung lamig. At no frost to, di ba? Yes, ma'am. So, hindi siya mag-yelo. Hindi mag-yelo dito sa mga part na to. Yes, ma'am. Pero kapag may inilagay na ng tubig yung nakalagay sa ice yes, box. Yes, ma'am. Hindi po siya didikit. Ah, okay. Pero mag-yelo yun. Yes, ma'am. Ah, okay. So, ganun. Tapos, ano pa po? Just in case naman po, ma'am, dito sa baba, tingnan niyo, ma'am. Meron din po tayong switch dyan. So, ito chiller. Maganda yung chiller nila. Ano yun, ma'am? Iaangat lang natin ito. Yan. Ayun. So, yan kung... Very elegant po. Ang ganda. Tapos, yung po yung pinaka-switch natin. Yung power on at power off. So, pansinin, dalawa ang power on off niya. Hiwala yung sa may freezer at saka dito sa baba. Yes, ma'am. At ayun nga, ayong nagustuhan kong feature nito kahapon kasi pag gusto daw magtipid sa kuryente, mas matipid pa. Ayan. Hayaan lang yan. Pwedeng patayin to. Yes, ma'am. Ayan. Ayan. At malalamigan pa rin. Kahit papaanin nasa baba. Tapos, ano pa yung... Very advantage to mama kasi Sanyo brand siya. Ah, Sanyo. Yes, ma'am. Oh, kasi medyo bago tong pangalan niya, Higher. Ito pala yung dating Sanyo. Yes. Ayan. Yung kasing ref namin dati ay almost 23 years, Condora. Pero subukan naman namin to baka. At sana nga tumagal din ng ganong katagal or mas matagal pa. Anong ibig sabihin ng smart inverter pala? Yun nga po, ma'am. Ang smart inverter po kasi, ma'am, mas in advance po yung pagiging inverter niya sa gaya po sa ibang mga inverter. Yes, ma'am. Tapos, kaya po siya smart inverter, although higher po siya, nakikipag-tie up po ang GE sa inyo kay higher. Yung GE talagang kilala yan. Yes, ma'am. So, parang ano yan, sister company yes, na sila? Ma'am. Under na ng higher. Ah, yung higher ng yes, ano nila.
mother company nila. Okay. Ah, may warranty siya na? 2 years sa parts and labor, just in case magkaroon ng problema ang unit. Tapos 10 years warranty naman po, para naman sa pinaka-motor natin ng rep na to. Oh. Yes, ma'am. Not bad. Okay. Tapos home service po tayo, ma'am. Just in case magkaroon po ng problem ang unit natin, tumawag lang kayo sa Emilio. Yes, ma'am. Tatawag lang kayo sa Emilio at kami po yung makikipag-cooperate sa mismong hire dealer para puntahan po ang client. Tapos ito pa pala. Ano ba to? Yes, ma'am. Yung energy efficiency factor, 382. The more na mas mataas yung counting niyan, ibig sabihin, mas nakakatipid po tayo sa kuryente. Pag mas mataas. Yes, ma'am. Itong number na to. Yes, ma'am. Kaya lang, dahil nakikita nyo, 382, smart inverter naman po siya. Kaya... So, talagang mas nakakatipid po yung pinaka-ano niya. Volume ng pag-process ng kuryente. Although, pag sinabi po kasi natin inverter, iisipin natin agad, nakakatipid. So, although totoong nakakatipid. Kaya lang, yung smart inverter po, chipset po yan na kinakabit sa motor. Yes, ma'am. Pero hindi po naman talaga alam kung ano ganyan. Oh, sige. Tapos, ano... may nakalimutan ako. Wait lang. Yung ano pala. So no frost siya, 'di ba? Pero in case na yung may tubig na ano, may ano ba 'yan sa likod? Yung saliyan, ma'am. Halimbawa may tubig na kumapatak. Oo. Yes, ma'am, meron din po, ma'am. May sa likod niya may ano? Yes, ma'am, may cover po 'yan sa loob. Tapos, hindi nyo na po kailangan punasan yan, ma'am. Kasi yung motor na mismo ang magpapatuyo. Dahil sa sobrang So, hindi na required na linisin na maya. Okay. Except na lang, pag madumi, siyempre, konti po. Tapos, eto, detachable pa rin naman to. Detachable ba yan? Ay, yes, okay. So, pwedeng hugasan kung ano. Pwedeng hugasan, pwedeng alisin, i-remove. Tsaka, nakakatuwa. Ngayon lang kami magre-ref ng ganito. Actually, pangalawang ref lang namin to. Nang two-door siya. So, kung alin lang dyan, yung compartment na kailangan, dun lang ang bubuksan. Malamang, mas matipid pa yon, di ba? Yes, sa kuryente. Tapos, ano to? Anong gamit nito? Ang gamit naman po yan, chiller na yan, ma'am. So, just in case may mga vegetable tayo na ayaw natin ganong palamigin o pasukan lang ng lamig, pwede natin i-adjust yung papasok na lamig sa kanya. Kung ayaw natin papasukan dahil ayaw, ma-maintain lang natin yung init niya, is close muna lang para... Okay. Ang galing naman. So, ayun. Excited na akong gamitin. Ilang ano pala yun? 9.5 cubic, ma'am. Thank you, Sir Jasper of Jasper Vlogs. Mamaya-maya ay i-deliver na to sa amin. At may bago na kaming ref. Okay. So, mamaya-maya ay i-deliver na to sa amin. At may bago na kaming ref. Okay.